Ang dahilan kung bakit hindi ka nagtatagumpay ay dahil sa umpisa pa lang ng ginagawa mo, sumuko ka na. Hindi mo tinapos. Imbis na magsikap ka sa buhay, imbis na hinahabol mo dapat ang iyong pangarap, mas pinili mong manatili sa ganyang sitwasyon. Pinili mong ipinagpaliban ang iyong mga gawain. Paano uusad ang buhay mo kung wala kang ginagawa? Malalaman mo sa videong ito ang siyam na habits ng mga taong hindi nagtatagumpay. At may habit ka bang ganito? Kung meron man, panahon na para baguhin ang iyong habit. May oras ka pa naman para baguhin ang mindset mo. Magtatagumpay ka naman kung gugustuhin mo lang. Hindi naman kaagad magtatagumpay ka, pero posibleng mangyari yon. Number 1, sobra kang mainipin. Yun bang gusto mo magbubunga kaagad ang mga ginagawa mo? Ang buhay ay hindi magic. This is reality. Kailangan mong magsikap ng magsikap hanggang sa magbunga ang lahat. Imbis na maghintay ka kung kailan mo mapipitas ang bunga, hindi ka na makakapaghintay. Gusto mo nandyan na sa harap. Gusto mo na makikita mo na. Patience is allowing things to unfold at its own pace. Kapag may gusto kang mangyari sa buhay, tapos gusto mo dapat agad-agad mangyayari na ngayon, may stress ka lang. Kasi walang ganun eh. Kapag ba nagtanim ka, bukas tutubo na ba yan? Mamumunga na ba yan? Hindi. Kailangan mo pa rin diligan yan. Kailangan mong maghintay kung kailan ito makakapagbigay ng bunga sa'yo. You cannot force it into a fully grown tree. You are quite demanding in this sense. Patience is the virtue of the successful. Whether it's your business, personal, or professional life, having patience and will to succeed is the answer. Para magkaroon ka ng mahabang pasensya, dapat peaceful rin ang isipan mo. Tandaan mo, magbubunga rin lahat ng pinaghirapan mo sa tamang panahon. Huwag mong madaliin ang lahat. Huwag mong kalabanin ang ikot ng mundo. Darating ka rin dyan. Magsikap ka pa rin. Magtrabaho ka. At matuto kang maghintay. Kung natuto ka ng maghintay, yan ang tinatawag nating patience. At ito ang wala sa karamihan. Sumuko na lang sila. Dito sila madalas nagkakamali. Nag-e-effort sila, pero hindi sila nakapaghintay. Nainip na sila sa kanilang buhay sa kakahintay ng resulta. Ayun, bumitaw na sila. At sila pa ang nagtataka kung bakit hindi sila nagtatagumpay. Sana'y huwag kang ganun mag-isip. It takes years for a seed to grow into a giant tree and then bear the fruit. Number 2, naglaan ka ng oras sa walang kwentang bagay. Alam kong gusto mong magtagumpay. Pero ang tanong, ano ba ang ginagawa mo? Magbabad sa social media. Sinasayang ang oras sa kakapanood ng TV. Naglalaro ng mga online games. Nakikipag-inuman. Diyan pa lang, talo ka na. Kung gusto mo talaga na maging successful sa buhay, you have to learn what really makes a difference. Gawin mo kung ano ang mahalaga. Lahat ng ginagawa mo ngayon na walang kwenta, distractions lang yan. Yan ang hadlang sa tagumpay mo. Dapat nakapokus ka. Ito ang problema ng karamihan eh. Gusto kong sabihin sa'yo na tanggalin mo ang mga distractions sa buhay mo para makapag-focus ka sa mahalagang bagay. Ano bang nakakapag-distract sa'yo? Social media? TV? Online games? Remove it when it's time to work. Your focus will be at least 10 times more powerful when all you can do is the work you plan to start. Dapat malinaw rin ang plano mo sa buhay. Paano mo magagawa ng gusto ang mahalagang bagay kung hindi mo alam kung ano ang gagawin mo? Kapag nakaharap na ako sa computer at magsusulat na lang ng kung ano-ano, ang ending, wala akong maisusulat. Pero kapag nakaupo na ako at plano kong magsulat ng paano maibsan ng stress, may maisusulat ako kasi malinaw kung ano ang gusto kong isulat. Nakuha mo ba ang punto? Number 3, palagi mong iniisip ang kakulangan. Kapag iniisip ng mga tao ang tungkol sa buhay, lagi nilang nakikita kung ano ang wala sa kanila at kung ano ang gusto nila na hindi nila nakukuha. Nakakalimutan nilang tignan kung gaano nakalayo ang narating nila sa buhay. Ganyan ka rin ba sa buhay mo? Kung gusto mong sumaya at magtagumpay, dapat mo munang pahalagahan ang mga bagay na nasa sayo na. Madali kang magtatagumpay kung masaya mong tinatanggap ang mga bagay na nakukuha mo. Kahit maliit man yan, gratitude is a feeling that is intimately related to happiness. Subukan mong pahalagahan ang lahat ng nakamit mo ngayon. Sigurado ako na madaragdagan pa yan. God loves people who are grateful. It's one of the greatest secrets of life. You just need to believe it to be true. Mag-focus ka rin sa mga kaya mong gawin. Number 4, huwag mong baliwalain ang importanteng bagay.
Kapag alam mong ito ang makakapagpabago ng iyong buhay, huwag mong ipagpaliban. Huwag mong baliwalain. Huwag mong itapon. Gawin mo. Stop pretending you're doing more. Stop procrastinating. Huwag mong ipagpaliban hanggang bukas kung kaya mo itong gawin ngayon. Paano ka magtatagumpay kung palagi mo nalang ipinagpaliban hanggang bukas ang mga dapat mong gawin ngayon? Madalas ko kasing naririnig sa mga tao na hindi daw nauubos ang bukas. Totoo naman ang palaging may bukas, pero paano naman kung ikaw ang wala na bukas? There is no man or not anything that has the authority to guarantee you will live a long time. Oras na ngayon para itigil mo na ang pag-iisip na may bukas pa. Maikli lang ang buhay. Mamuhay ka ng tama ngayon. Dahil bukas ay hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Kung alam mo lang siguro kung gaano kaikli ang buhay, siguro hindi ka na magsasayang ng panahon. Hindi natin alam na ngayon na pala ang huling araw natin sa mundong ito. Di ba? Kung nilalapitan ka na ng pagkakataon, tanggapin mo. Hindi na yan babalik kung bibitawan mo yan. Whatever you do, please do not do like many. Kung alam mo na ito na ang huling araw mo, ano kaya ang gagawin mo? Number 5, ayaw mong magbago. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Di ba? Paano ka magtatagumpay kung ayaw mong magbago? Everyone wants to be a millionaire, a billionaire. But stop telling me how much you want something because I don't care. No one cares. Instead, determine how much you're willing to sacrifice to achieve what you want. But you must be willing to pay the price to get it. Kailangan mo lang baguhin ang iyong habits. Paano ka magtatagumpay kung sa umaga pa lang, tinatamad ka na? Ikaw lang naman ang umahadlang sa sarili mo. Wala kang kalaban. Sarili mo lang. Your success can never be blocked by an external force. Hindi ka magtatagumpay kung sarado ang isip mo. Kung gusto mong baguhin ang sarili mo, baguhin mo muna ang iyong pananaw. Hindi magbabago ang buhay mo kung naghihintay ka lang na darating ang pagbabago. Go through the process of getting there. Be willing to make the changes you want to see in your life. Number 6, lahat ginagawa mo ng sabay. Akala kasi ng mga tao, madaling magkapera kapag maraming trabaho. Pero kabaligtaran ang nangyayari. Sa dami ng ginagawa mo araw-araw, wala kang nakikitang magandang resulta. Siguro may resulta naman, pero hindi ganoon kaganda gaya ng inaasahan mo. Bakit? Wala ka kasing pinukusan na isang bagay. Bibigyan kita ng simpleng experiment. At pagkatapos, ikaw na ang bahala kung mag-focus ka sa isang bagay o mag-multitask ka. Maghanda ka ng papel at ballpen. Una, isulat mo lahat ng alpabeto from A to Z sa loob ng 1 minuto. Madali lang, di ba? Pangalawa, bigkasin mo ang numero from 1 to 30 sa loob ng 1 minuto. Madali lang din, di ba? Ngayon, pagsasabayan mong isulat ang alpabeto at bigkasin ang numero sa loob ng 1 minuto. Kaya mo ba? Anong naobserbahan mo? Kung intellectual ang pag-uusapan, mahihirapan tayong gawin ang bagay ng sabay. Our mind can focus only on a single thing. Alam kong may kukontra sa eksperimentong ito. May mga superhumans naman daw. Hindi naman ako nagda-doubt. Pero kung ang pag-uusapan ay physical na trabaho, paano kung intellectual? Intellectual work will require full focus for your best result. Hindi dapat natin sinasabay ang ating mga gawain. Huwag nating hintayin na mag-pile up ang ating mga gawain, tsaka natin galawin. Number 7, wala kang tiwala sa sarili mo. Ito ang pinaka-importante sa iyong tagumpay. Ang tiwala sa iyong sarili. Naniniwala ka ba 100% na kaya mong kamtin ang pangarap mo? Kailangan mong magtiwala sa sarili mo. Dahil hindi lang ito basta importante lang. Kinakailangan talaga. When you believe in yourself, you feel limitless in what you can achieve. Hindi ka madaling masindak sa mga hadlang sa harapan mo. Believing in yourself means having faith in your own capabilities. Mag-focus ka sa kalakasan mo. O alam ko na madali tayong manghina kung nabibigo tayo kahit 1 beses pa lang. Lalo na kung nakikita natin na madali lang ginawa ng ibang tao. Pero lahat naman tayo ay may kahinaan eh. Ang problema lang, kung wala kang tiwala sa kakayahan mo, sa tingin mo ay may magtitiwala pa sa'yo? Ikaw na lang ang inaasahan ng sarili mo. Ibigay mo yun sa sarili mo. Number 8, palagi ka na lang salita. May kakilala ako noon na ang daming plano sa buhay, pero ni isa, walang na-execute. Hindi ka magtatagumpay kung puro bibig lang ang ginagamit mo. Mas mabuti pang tumahimik ka na lang, pero palihim mong tinatrabaho ang mga plano mo. Malamang naririnig mo na ito. Quit talking. Start doing.
Masarap pakinggan, di ba? Pero mahirap i-apply sa buhay. Dito tayo naiipit. Sabi ko nga kanina, manahimik ka na lang. Kapag konti lang nakakaalam ng mga plano mo, mas madaling maumpisahan ang mga plano mo. Wala kasing magbibigay ng negatibong komento eh. Siyempre, kung may plano ka na, dapat simulan mo na ngayon. Huwag ka nang maghintay. Kahit nakaset up na yan lahat, kapag wala kang gagawin, kapag hindi mo inumpisahan, useless pa rin. You need to put in the actual job. Kapag pangarap mo ito, ibuhos mo lahat ng lakas mo. Kahit anong mangyari, basta't makakamit mo lang ang pangarap mo, walang problema. Step out of your comfort zone. Number 9, puro ko na lang reklamo. Normal lang naman magreklamo. Pero kung palagi na lang, kung sobra na, hindi na normal yan. Yan ang sisira sa buhay mo. Complaining affects our brains and our physical health negatively. So please, change the way you think. Mas madaling mawala ang pagkareklamador mo kung marunong kang tumanggap na sobrang nakaka-stress talaga ng buhay. Accept that life is just plain messy. Walang tao ang perpekto. Walang sitwasyon ang perpekto. Tanggapin mo na lang na ito na ang nangyari sa'yo. Marami na rin ako nalampasan ng pagsubok at nagre-reklamo na din ako. May mga pagsubok pa na darating sa buhay ko at handa ko na rin tanggapin yon. Masakit man o hindi masyadong masakit, tatanggapin ko. Natuto na ako sa buhay eh. Ayoko nang sayangin ang oras ko sa kakareklamo. Kapag kasi nagre-reklamo ka, wala rin namang mangyayari. Kahit nga legal ang pag-uusapan, kahit magreklamo ka, kapag mahirap ka lang, wala ka rin mapapala. Pero hindi ibig sabihin na manahimik ka na lang, lalo na kung tungkol sa hustisya ang usapan. Pero kung ang inireklamo mo ay wala namang kwenta, tulad ng nagagalit ka dahil sa haba ng traffic, hindi mo naman kontrolado yan. Wala rin namang mangyayari. Nagre-reklamo ka rin sa trabaho mo. Parang walang katapusan. May nagbago ba sa buhay mo? Wala, di ba? Lahat ng nabanggit ko ay nagpapahirap sa buhay natin. Kung gusto lang nating magtagumpay, may paraan naman. Huwag lang nating itanim ang siyam na ito sa buhay natin. Tanggalin natin ito. Maniwala ka lang, magtatagumpay ka rin. Hindi madaling makamit ang tagumpay. Kailangan natin ng sapat na lakas para mangyari ang gusto natin. Remember, you are capable of anything you put your mind to. Life is what we make of it. Stop complaining about things beyond your control. Above everything else, be gentle with yourself.